saan tinakpat. Magsiawit kayo at siya'y pagdangan magpakailanman. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayin yung lahat. At sumayin nyo rin. Mga kapatid, sa pagdiriwang natin ang banal na misang ito, sama-sama tayong magpurit magpasalamat sa Diyos at sama-sama nating itaas sa Diyos ang ating mga kahilingan. At upang maging karapat-dapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, sumandali tayong tumahimik. Ating alalahanin ang ating mga nagawang pagkakasala at pagkukulang laban sa Diyos at sa ating kapwa at ihingi ito ng tawad sa Kanya. Buong kababaang loob nating sabihin, inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lagi mong lingapin at patnubayan kaming mga kabilang sa iyong angkan. Sa tanging pag-asa naming ikaw ang nagbibigay, kami tangkilikin mo at laging subaybayan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong panahong iyon, lumabas ng Jerusalem si Jeroboam at nasa lubong niya si Ahiyas, ang propetang taga-Silo. Ito'y nag-iisa at bago ang dalang balabal. Walang ano-ano'y inalis ni Ahiyas ang kanyang balabal at pinagpunit-punit sa 12 piraso. Sabi niya kay Jeroboam, kunin mo ang 10 piraso sapagkat ganito ang ipinasasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel. Hahatiin ko ang kaharian ni Solomon at ibibigay ko sa iyo ang 10 lipi. Matitira sa kanya ang 1 lipi, alang-alang kay David na aking lingkod, alang-alang sa Jerusalem, ang lungsod na aking hinirang sa lahat ng lipi ng Israel. Buhat noon hanggang ngayon, humiwalay ang 10 lipi ng Israel sa paghahari ng angkan ni David. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Ang Diyos-Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansa'y di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Ngunit ang bayan ko'y hindi ako pansin, hindi ako sinunod ng bayang Israel. Sa tigas ng puso aking binayaan, ang sariling gusto nila'y siyang sundan. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal.
Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang kaawa nila'y aking lulupigin. Lahat ng kaaway agad lilipulin. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng Poong Mahal. Magsitayo po ang lahat. At sumayin niyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagbabalik ni Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan siya sa Sidon at nagpatuloy sa lawa ng Galilea matapos tahakin ang lupain ng Decapolis. Dinala sa kanya ang isang lalaking bingi at utal at ipinamanhik nila na ipatong sa taong ito ang kanyang kamay. Inilayo muna siya ni Jesus sa karamihan at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos, lumura at hinipo ang dila nito. Tumingala si Jesus sa langit at nagbuntong hininga at sinabi sa tao, Ephata, ibig sabihin mabuksan. At nakarinig nga ito, nawala ang pagkautal at nakapagsalita na ng malinaw. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ibalita ito kaninuman. Ngunit kung kailan sila pinagbabawalan, ay lalo naman sila nilang ipinamamalita ito. Sila'y lubhang ng gilalas at ang wika, anong buti ng lahat ng kanyang ginawa. Nakaririnig ang bingi at nakapagsasalita ang pipi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Isang katotohanan sa ating buhay na puno ng mga pagsubok, lalo't higit ng karamdaman, ang tunay lamang ng makapagpapagaling ay ang ating Panginoon. Ang Diyos na siyang makapangyarihan, ang Diyos na puno ng awa at habag. Kaya nga, kung ito ang katotohanan, kanino nga ba tayo lalapit sa ating Panginoon? Ngunit meron pong mga itinalaga at ibinigyan na mga biyaya ang ating Panginoon na instrumento din ng kagalingan. Kaya nga, andyan ang mga doktor na nagpapakadalubhasa, binigyan ng kakayanan ng Diyos na sa pamamagitan nila'y makapagpagaling ang ating Panginoon. Gayun din ang mga santo na tayo'y namimintuho at nagdarasal. Ang Diyos ang pinagmumulan ng tunay na kagalingan. Ngunit mga kapatid, kung ito ang katotohanan, bakit tila baga minsan pinanghuhuli natin ang Diyos? Tila baga minsan nawawalan din tayo ng tiwala sa Diyos? Na minsan ang ating pong ginagawang pagdarasal ay tila baga nagsasawa na tayo? Ngunit ang Diyos ang siyang tunay na kagalingan sa ating karamdaman. Ngunit mga kapatid, tandaan natin, hindi lamang inilalapit natin sa Diyos ang pisikal na karamdaman, kundi lalo't higit ang karamdaman nating espiritual, emosyonal,
na nagmumula sa ating kalooban na umaapekto naman ang katotohanan ay apektado ang buong pagkatao natin, ang ating katawan. Ngunit, mga kapatid, tingnan natin sa mabuting balita kung paanong ang ating Panginoong Hesukristo ay sinusundan ng napakaraming tao. Anong dahilan kung bakit siya ay sinusundan? At kahit nga po nabalitaan lamang nila kung saan pupunta ang ating Panginoon, mas nauuna pa ang mga tao sa ating Panginoon at sa kanyang mga apostol. Dahil naghahangad sila at naghahanap ng tunay na kagalingan. At ito'y natagpuan ng isang lalaki na pinagaling ng ating Panginoon. Siya ay bingi at utal, hindi makapagsalita. Inilayo muna ng ating Panginoon ang lalaking ito sa karamihan. At mayroong ginawa ang ating Panginoon. Pagkatapos na siya'y hipuin, siya'y nagsalita, Ephata, mabuksan. At gumaling sa karamdaman ang lalaki. Siya'y nakapagsalita ng tuwid. At malinaw, siya'y nakadinig. At ang sabi nila, napakabuti ng kanyang ginawa. Na kahit pagbawalan nga sila ang mga tao, sapagkat pinagbawalan ng ating Panginoon na ipamalita ito, kung kailan sila pinagbabawalan, doon pa naman nila lalong pinamamalita ang kagalingang kanilang natanggap mula sa Panginoon. At yan din tayo, mga kapatid, alam natin tayong lahat may karamdaman. Kung titingnan natin, pisikal, malusog tayo, pero lahat tayo, mga kapatid, may tinataglay na kasalanan. May tinataglay tayong karamdamang emosyon, karamdamang espiritual. At minsan nga, dumarating sa ating buhay na tayo'y nagiging bingi sa mga taong humihingi sa atin ng tulong. Minsan pa nga, nagiging tayong utal at hindi makapagsalita upang labanan ang kamalian at ituwid dapat kung anuman ang baluktot at magsalita ayon sa katotohanan. Kaya nga, mga kapatid, lahat tayo dumudulog at lumalapit sa ating Panginoon. Siya ang tunay na kagalingan, siya ang tunay na manggagamot. At sa paglapit natin, humihiling tayo ng tulong sa mga santo na siyang binigyan ng Diyos at instrumento upang ang kagalingan ng Diyos ay mapasa atin. Andiyan ang tulong ni Santo Padre Pio. Nataglay ang mga sugat ng tinaglay din at binata ng ating Panginoong Hesukristo. Na sa ating pong pamimintuho, nawa ang ating mga kahilingan, lahat ng ating pong inaasam, anuman ang ating pong hinihiling sa Diyos, ito man ay kagalingan ng karamdamang pisikal at karamdamang espiritual, nawa ito'y mapasa atin. At sa ating pong pagpapatuloy ng paglalakbay, nagtataglay man tayo ng karamdaman, laging idulog sa Diyos, sapagkat siya ang tunay na manggagamot, tunay na makapangyarihan, tunay na lunas sa lahat ng karamdaman. Amen. Para sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Panginoon, naririto kami ngayon, naghahandog ng aming alay. Dala namin ang alak at tinapay na bunga ng aming pagsisika. Panginoon, naririto kami ngayon. Dala namin
sikap. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pagkait inuming narito ay iyong ginawa upang mapalakas kaming mga mahihina. Ipagkaloob mong ito'y aming mapagsaluhan bilang pahikinabang sa buhay mong magpakailanman. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, ang pagpupuri namin iyong nakikinabang ay kami rin iyong pinakihaharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal, kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos sa mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, sa kataasan, pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna, sa kaitaasan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesus Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Ubispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay
gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin na kagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasalangit sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pupahayag ng tagapagligtas namin si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos.
Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa buong
Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese na Lipa. Salamat po sa inyong handog. Ipinagbubunyi yung pangalan ng ibon na lumilipad. Pinahahatid man ang kabundukan, ikaw ang tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagkait inumin pagkakaisang ibinibigay, kami niloob mong makapakinabang, kaisa ni Kristo kami naway makapamuhay, upang makapamunga ng may kagalakan para sa kapakanan ng aming kapwa at tao sa sanlibutan. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat, Padre Pio, taga Petrol China, Mongheng Banal, Pintakasing Santo na milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwara ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibiling kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan,
puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiyo po muna po ang lahat para sa ilang palaala. Una sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid na ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ang inyong pagbisita sa pambansang Dambana para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners. Doon po kayo magsusulat sa International Pilgrim's Record Book. Gagabayan po kayo na ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, sa darating na 14 ng Pebrero ay simula na ang panahon ng Kwaresma. Mangyari pong pakidala ang inyong mga lumang palaspas dito sa simbahan na ating susunugin upang gamitin sa Miyerkules ng Abo. Ang susunod pong misa ay sa ganap 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Pakihawakan po ng inyong mga pababasbasang religious articles. O Panginoon Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen at dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na, di ba, ng lamisa, humayo kayong taglay ang pag-ibig upang ang Diyos ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.
Sa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian. Sa manalang nais mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po mga rosas sa may tagiliran ng simbahan. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat. Ang tapalang rosas naman ay simbolo ng ating makahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po.